Ito ang kwento ng buhay ng dating batang lansangan na ngayon ay milyonaryo na sa Amerika. Ang buhay ng tao, minsan nasa baba at minsan naman ay nasa taas. Maraming matagumpay na tao ngayon ang nakaranas din ng hirap noon bago nila narating ang kanilang kinalalagyang ginhawa sa buhay, tulad na lamang halimbawa ng isang scientist na dati ay naging palaboy lamang. Ibinahagi ni Fernando Quinel ang kanyang karanasan kung gaano kahirap ang kanyang pinagdaanan noong mga panahong walang-wala siya, subalit sa kabila ng kanyang pagsisikap ay nakaahon siya mula sa kahirapan. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, pakiclick muna ang subscribe button at notification bell para palagi kang updated sa mga susunod pang video uploads natin. Noong 6 na taong gulang pa lamang si Fernando ay inabandono silang magkakapatid ng kanilang mga magulang. Basta na lang silang iniwan sa kalsada sa may Project 8 Quezon City. Sa murang edad, hindi nila alam kung bakit o anong rason kung bakit sila iniwan ng mga ito. Dahil nga sila ay mga bata pa, syempre wala silang pagkain, pera at bahay. Kung kaya naman nagpalaboy-laboy ang mga ito kung saan-saan para lang humanap ng pagkain na pwedeng ipanglaman sa nagugutom nilang mga sikmura. 6 years old lamang siya that time. Lubhang nakakadurog ng puso na sa busmos na edad ay nakaranas na sila ng ganito. Imbis na paglalaro at pagsasaya, sa murang edad nila ay dapat na may bubong na masisilungan at may makakain sa piling ng kanilang mga magulang, ay ganito ang kanilang naging kapalaran. Dahil sa palaboy na lamang sila noon sa lansangan, meron namang ahensya ng mga gobyerno ang tumulong sa kanila. Kinuha at dinala sila sa bahay ampunan. May bitbit pa nga siya noon na iilang bag habang silang magkakapatid ay umiiyak. Mula sa unang bahay ampunan ay nalipat sila sa isa pang orphanage at ito ay nasanayon ng kabataan. Ayon sa kanya ay hindi rin daw naging madali ang buhay nila doon. Dahil sa bahay ampunan mismo ay naranasan nilang mabuli ng kapwa nilang mga bata. Ayon pa sa kanya, minsan daw ay nilalagyan ng paminta ng mga bata ang kanilang mga mata o ang kanilang labi sa tuwing sila ay natutulog. Dahil sa hindi magandang ginagawa sa kanila, hindi na niya makayanan ang mga pambubuli kaya tumakas si Fernando. Mas pinili na lamang niyang mangalakal upang may pagkakakitaan at maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain. 10 taong gulang lamang siya noon nung umalis sa bahay ampunan. Nanirahan siya sa isang maliit at lumang kariton sa loob ng 3 taon. Minsan ay naghahanap na lamang siya ng pagkain sa basurahan para lang maibsan ang kanyang gutom na nararamdaman. Nang maging 13 years old na siya, isang bata din na galing sa ampunan ang tumakas para siya ay hanapin. Dito ay nalaman niya na aampunin na ang kanyang 2 kapatid ng isang mayamang pamilya at dadalhin na ito sa Amerika. Dahil sa kanyang nalaman, walang pag-aatubaling bumalik si Fernando sa bahay ampunan. At ang winika niya, "So they were gonna be adopted, just the 2 of them. So I went back. I'm not stupid, right? I came back." Kwento pa ni Fernando. Si Fernando at ang 2 pa niyang kapatid ay inampon. Inayos ng mga umampon sa kanila ang lahat ng mga papeles at pasaporte para maisama sila. Mga ilang buwan lang din ang dumaan bago natapos ang lahat ng kailangan. Nakarating sila sa Amerika, ngunit hindi rin naging madali at maganda ang mga naging pangyayari doon. Kalaunan nga ay ibinalik din sila sa bahay ampunan sa West Council, USA. Isang araw ay dumating ang mag-asawang Quinel sa bahay ampunan para maghanap ng batang aampunin. Maswerte naman na sila ng kanyang mga kapatid ang napili ng mga ito. Hanggang sa ampunin na nga sila ng mga Quinel. Ito ang naging pangatlo nilang magulang at dito na nagbago ang takbo ng kanilang mga buhay. Pinag-aral sila ng mga ito at itinurong sila na parang mga tunay na anak. Minahal at sobrang napakabait ng mag-asawa na ito. Dahil kahit minsan ay hindi ipinaramdam sa kanila na hindi sila kadugo.
Si Fernando ay nag-aral pa ng ASL o English as a second language para masanay silang magsalita ng wika roon. Halos isang oras din ang biyahe mula sa naging bahay niya papunta sa Green Bay West Council. Likas na matalino si Fernando, kaya naman madali na lang sa kanya na matutunan ang mga ito. Matapos nga ng mahabang panahon ng kanyang pagsisikap, ay nakapagtapos siya ng kursong nursing at nagkamit ng summa cum laude sa kursong Business Administration in Healthcare. Tuwang-tuwa at proud naman ang mga magulang na nag-ampon sa kanya dahil hindi nila akalain na maswerte rin sila sa kanilang inampon. Laking pasasalamat niya dahil ngayon ay isa na siyang clinical scientist sa Novartis o ito ay isang sikat na pharmaceutical company. Nito lang ay nakapagsulat pa siya ng libro tungkol sa pakikipagsapalar niya sa kanyang buhay. Ang naturang libro ay nilagyan niya ng pamagat na My Third Parents. Dito ay kinuwento niya ang kanyang naging buhay mula sa pagiging palaboy hanggang sa maampon siya ng mga kwinel at ngayon nga ay isa na siyang scientist. Ang pinakalayunin niya sa pagpapublish ng kanyang libro ay para matulungan ang mga bahay ampunan sa Pilipinas dahil ayon sa kanya, mahigit sa 1.8 million ang mga bata na nasa lansangan pa din pero 300 children lang ang naaampon yearly. Umaasa siya na sa mga susunod na taon ay marami pang bata na nasa bahay ampunan ang maaampon din at mabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng masaya at magandang buhay katulad ng naranasan niya sa ngayon. Founder na rin ngayon si Fernando ng Kabataan Charity o kilala sa tawag na K-Charity na naglalayong matulungan ang ibang mga kabataang naulila o palaboy-laboy na lamang sa lansangan. Ang lahat ng kikitain niya sa kanyang libro ay mapupunta lahat sa kanyang charity. Sa ngayon ay namumuhay na si Fernando Quinel kasama ang kanyang asawa at tatlong anak sa US. Nakaka-inspire talaga ang buhay ni Fernando Quinel, kung saan ay hindi niya lubos akalain na maisasaayos pa nito ang kanyang buhay matapos silang abandonahin ng kanilang totoong mga magulang. Dahil na rin sa pagkakaroon niya ng mabait at mapagmahal na pangatlong itinuturing na magulang. Mula sa pagtutulak ng kariton hanggang sa pagkakaroon ng sariling sasakyan, dreams come true, ika nga. Basta manalig lang tayo sa Panginoon ay walang imposible. Ibibigay din niya sa atin ang mga pangarap natin. Pero siyempre, kailangan din nating magsikap at magtiyaga, maging mabuting tao para maabot natin ang ating mga pangarap. Sana ay nakapagbigay ako ng konting impormasyon sa inyong panunood at magbigay kayo ng suggestion o komento sa ilalim. Maraming salamat mga kaibigan sa walang sawang pagsuporta at panonood sa aking munting channel.